Kaswabe, sa mga hindi pa sa akin nakafollow sa TikTok, nagkakaroon tayo ng conversation doon na matagal-tagal, tsaka nagla-live nga pala ako. Eh, nagkamali ako at wrong turn. Mali pala to. Ang lawak, oh. Mm. See that? Uy! May nag-iisang nakapark na sasakyan. Anong ginagawa niya rito? Ang init-init. Uy, teka lang. Parang kilala natin to. Ito yung kakambal ng Kia EV6. Electric car. Ioniq 5. Kaswabe, Ioniq 5, oh. Tingnan mo. Oh. Ito yung sinabi ko dati, natatandaan ko, fraternal twin to ng Kia EV6, which is na-drive natin yung nakaraan. Tapos pagtingnan mo sa side profile, oh, mukha siyang Rolls-Royce Cullinan na mababa lang. It is a battery electric powered crossover SUV. Tsaka nilaunch to nung 2021, bago lang. So shout out to Hyundai Philippines at meron silang ipapahiram sa atin na mga bagong sasakyan. Buti na lang di mainit ngayon. Staria, Tucson, tsaka yung Gazer, Stargazer. Abangan mo yan. Bago lang to eh, under EGMP na platform, same as platform ng EV6, pero different shell siya, na-review natin bigla, no? Oh. Iniwan lang rito mag-isa. Ang lawak, oh. Ito yung pinaka-favorite ko rito kasi yung LED daytime running lights nito, parang Tetris. So they call this the Pixel LED. Yung mga detalye ang ganda. Tapos you have a black panel and very flat. Yung bonnet kasi, walang makina to. Yung wheels nila tawag rito, yung fractal na wheel setup, two-tone siya. Tapos, parang meron siyang dream catcher na hallucination effect. Michelin tires, katulad ng Camaro natin, ang social, Pilot Sport. Hmm, ganda ng tindig. Meron niyang detail na, alam ko pag tinamaan ng ilaw yan, nagkakaroon ng mga reflection. Tapos flush mounted yung door handle. High wing, spoiler, may sticker pa, oh, halatang brand new. Tapos yung rear taillight, grabe, oh. Para ka naglalaro ng Tetris. Sino kaya owner nito? Dito, I think you don't need any rear wiper. Kasi pag nabasa, malamang ang agos babang-baba na eh. Dito yan sinacharge. Eto, alam natin yan. Nakakita natin yan eh. Probably, ang powertrain nito, nasa same as EV6 rin, 0 to 100, mga nasa 7 seconds. Yun kasi meron GT line eh. So, nasa 500. Pero ang top speed nito malamang nasa 180 kilometers per hour. Horsepower around 200, 215 ba or 260. Hindi ko masyadong mabanggit kaswabe kasi bigla lang natin nakita. So, meron siyang single motor, walang makina because electric-powered crossover SUV ito. Saka very futuristic yung datingan niya. Camera. Radar sensors. Uy! Anong ginawa natin? Bumukas yung ilaw. May on ba rito? Anong ginawa natin? Bigla nag-on. Ano nang... Ay! Kilala kita, Mr. Suave. Thank you. How are you? Kumusta? Okay lang. Kanina ka pa nandito? Kanina pa. Nakita nga kita eh. Ay, sorry. Inikutan ko ba? Baka mamaya bawal i-feature o okay ano. Okay lang. Hello sa mga followers. Mr. Suave. How are you? Okay lang. Nagkamali ako ng daan. Kasi bumili ako ng kape. Tapos papunta ako sa shop lang. Nadire-diretso ako eh. Hindi ko alam roof deck na pala to. Tapos sabi ko may nakapark. Eh, ikaw ba't ka napunta rito? Anong nangyari ba? Wala naman. Kumusta? Gusto mo bang i-test drive? Test drive? Para sa mga viewers mo. Okay lang ba yun? Ano, what do you think, guys? Papayagan ba? Seryoso? Eh, teka, hindi pa tayo nagkuhanan. What's your name, sir? Carl D. Nakita mo yun, biglaan test drive. Ako naman, wala naman akong gagawin kasi wala naman rush time. Yeah. So, blessing, drive. Ako din. O, tara, kasabi. Sir Carl.
Kilala tayo. Galing ah, di ba? At least. Kasi sa Ioniq 5 dati, wala pa tayong test drive o ano. So, let's hop in. Ayan yung pinto niya. Uy, wow. So, black yung interior naman, Sir Carl. Pwede bang masilip muna? Dashboard niya. Oh, ang ganda. Tapos, ang luwag. Ang luwag ng rear seat, no? Pang ilang seater to, Sir Carl? Partner, five-seater. Five-seater? Five-seater, pero medyo mas malapad siya than a regular car. So, ayos siya. Ay. Maluwag. Oh, tsaka ano? Malamig. Galing tayo sa Arawan, Gasuabe. Tapos, kung iti-test drive natin, wala, nabigla rin ako eh. Malapit dito sa ano sa area natin, pwede dire-diretso doon. Wala bang lakad, Sir Carl? Kaya-kaya. Oy, bonus. O sige, Gasuabe, paalam mo na tayo. Check natin yung test drive. Mamaya, nandito na ako sa kabila. Okay? Introducing Ato Sport. Gasuabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with two separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala dun sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble, up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, ah, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Ato Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang, Kaswabe. Kaswabe, we are driving the Hyundai Ioniq 5. And syempre kasama natin si Sir Carl na biglaan ang pagkakataon at nasa manibela na tayo. We are behind the wheel of Ioniq 5. Pero bago lahat, Sir Carl, medyo pakilala ka naman sa Kaswabe natin. Ano hello! Hello mga Kaswabe! So ito na nga, nananahimik tayo dito. Biglang na-meet natin si idol Mr. Rico Suabe. At before you know it, siya na nag-drive. Okay, ano, sabi sa inyo Kaswabe, mapupunta tayo sa manibela nito eh. Pero masasabi ko lang, guwapo si Mr. Suabe sa personal. Oo. Mas guwapo sa personal. Sa video kasi medyo hate tayo ng ano eh. Hindi tayo telegenic. Oo, sa personal. Parang pang Viva Max. For how long na ano, nasa yung ano natin, Ioniq 5? This one is, we got it batch 1. So medyo bago-bago lang, siguro a few weeks pa lang. So batch 1? Batch 1, medyo na nakaswerte tayo. Salamat sa Hyundai Pampanga, Yves Hizon, for ano, nakakuha tayo ng isang unit sa batch 1. Paano siya naging choice mo ang Ioniq 5 natin? Alam mo mga Kaswabe, nagsimula lang yan nung nasa Eastwood ako at nakakita ako ng libreng charging station. Ah, meron na doon, naka-install. Okay. So, I was driving a diesel pa noon and sabi ko, ba okay ah, habang nag-gym ako, pwede nga maki-charge. Mm-hmm. So, siguro nagsimula lang sa naging swapang or kuripot. So, nakita ko yon, tapos in-explore ko, hanggang sa before you know it, tanong, hanggang sa before you know it, ayan na. Dumating na. Yung allocation mo, and then nung nakita mo nga in person, medyo impressive siya, maganda. So, happy naman. Oh, I mean, comparing sa EV6, which is yung fraternal na kambal niya nga, for me, yung looks ng Ioniq, parang, futuristic siya. Tapos, meron kang term kung bakit mo siya nagustuhan, di ba kanina nagkukwentuhan tayo? So, ano ba yung doon? Yeah, mga Kaswabe, no? Nagustuhan ko sa Ioniq, is yung retro look niya. Retro look. Alam mo, batang 80s kasi tayo. Mm-hmm. So, itong look kasi, it reminds me of yung mga kotse ng 80s, yung dinodrawing ko. Yung iba klase kasi,
yung trunk nito ay parang hatchback siya. Yung ganung kotse, simpleng-simple. So it reminds me of the 1980s, yung I think yung pinakamalapit is yung Toyota Celica noong 80s. Okay. So medyo nung nakita ko to, parang uy, it reminds me of my childhood. Tapos yung ano pa niya, pixels, yung ilaw niya para mga Tetris. Parang game ng mga yung sa Game Boy, no? Oh, diba? Game Boy, Game Boy. Mga Nintendo Family Computer. Oh, lumaki tayo ng Game Boy. Oh, tama. So yun yung isang reason, is really just for fun na kakaiba siya. Kaya nagustuhan natin. Plus, gusto na rin natin makasubok ng electric kung kumusta nga ba. Which is, anong comment mo? I mean, coming from diesel, kumusta? Komportable? May pinagsisisihan ba? Meron bang, alam mo yun? Mga kaswabe, I think marami sa... Kasi maraming takot sa kanila. Yeah. Diba? Tsaka yung parang, kanina sinabi mo rin yung iniisip mo na paano pag electric car yung dinadala mo, yung may fear dyan and doubt eh. Diba? Mm-hmm. Yeah, I think mga kaswabe, Rico, sa umpisa talaga you have na doon yung takot talaga. Like ako, may takot din, may worry. Uh-huh. But nung nakuha mo na yung EV, na-realize mo na okay pala. Number one, yung worry mo about range. Parang, range anxiety. Range anxiety. Ano, range depression. tapos. So, hindi naman eh. Kasi hindi it's naman. Like 400 something kilometers. That's more or less isang linggo na pag-drive around the city. Tsaka usually, tsaka nag-charge ka naman sa bahay. So, kunwari, usually ako, I charge once a week lang. I charge once a week. Kung wala ka naman biyaheng malayo, kahit ubusin mo siya hanggang mga 10%, tapos you charge na sa bahay, usually, isang gabi lang yan. Kasi 10%, mga kasuabe, 10% in 1 hour. 10% in 1 hour. Oo. So, kunwari, 80% na kailangan mo i-charge, 8 hours. So, isang gabi lang yun. Saksak mo lang pag-uwi, pag-isi mo, full charge ka na. Although, nasabi ko kay Rico, ako naman, nag-charge ako sa umaga. Umaga. Kasi meron tayong solar panel. Mm-hmm. So, sa umaga, pag nag-charge ka sa umaga, libre na yun. Talagang libreng-libre talaga. Libre talaga. Yeah. So, 10%, you know, 10%, 1 hour. So sa suma total, Sir Carl, kunwari yung iba walang solar panel, big difference ba pag yung konsumo sa gas tsaka yung magcha-charge sa electric, yung difference nila? Yeah. hindi ko pa na-compute talaga pag sa Meralco ka. Sa Meralco. Pero may ano ba na parang ramdam mo na, uy, bakit biglang ganito? Dahil nagkaroon lang ako ng electric car, wala naman. I think walang money savings masyado. I mean, real talk lang mga kaswabe. Kasi binayaran mo ng upfront yung mahal ng kotse. Okay. So yung pagtitipid mo sa gas, siguro sayo na makatipid ka ng 10,000 a month. Times 1 year, 120,000. Hindi ganun ka. So it's really more of, you know, gusto mo lang talaga maging go green. Okay. Feel mo lang talaga na wala kang emission. Emission, oo. Tsaka ano eh, I mean, while driving it, di ba, ngayon, wala kang ano, walang marinig. Ako mo sabay ka, Mr. Rico. Sa akin, ano, very identical siya sa EV6 na driving. Suspensions are very soft siya, family-oriented, kasi walang ingay eh. Di ba, parang it's very relaxing, parang wala siyang urgency, wala kang hinahabol, wala kang naririnig na nagre-revolusyon. Responsive siya, pero ang gaan. One of the things I like dito is medyo chill ka talaga. Relax chill, lang. Oo. Hindi ka masyadong testosterone, aggressive. Hindi ka masyadong agresibo. Hindi nga rag. Tapos maganda nga yung ride niya. Quite comfortable. Tapos tahimik. So, para siyang yung Tamiya na remote control. Tuloy-tuloy ka lang. And then when you want speed, andyan naman yung speed niya. Instant siya, no? Instant. Without the aggressiveness of an engine. Mm-hmm. Tsaka usually, ang behavior ng electric car talagang, ano eh. I mean, di ba, single gear lang siya, di ba? Tapos, once na diniinan mo lang yung pedal, parang continuous lang, you know? Continuous lang yung flow niya. Katulad rin siya sa EV6. Yung mga cluster, magkapareha sila every time you turn left or turn right. There's a monitor sa cluster mo na lumilitaw. Pero ang difference nila ng EV6, no, wala ang EV6 na ganitong style sa driver seat, even sa passenger. Yung meron kang extra padding dito sa mga legs mo. They call it the... Zero gravity. Zero gravity. Oo. Hihiga ka in a right angle. Mm-hmm. Kasi mga kaswabe, meron kasing analysis sa Korea. Like may kaibigan ako sa Korea, sabi niya,
ito kasi pwede ka tumambay sa kotse. Kunyari, yun, nagsusundo ka ng mga bata or may naantay ka, pwede mo siya gawin parang home office mo. Home na, office. Na nakasad yung aircon, pwede mo higay upuan para lazy boy, and tahimik lang siya, hindi ka kakatukin ng mga gwardiya. Hindi, katulad nga kanina kasi yung dinatnan kita doon, akala ko, so ibig sabihin, nakapatay ba yun? Or nakapatay. Naka-on. Naka-on ka. Naka-on so hindi ko lang nakita na, kasi walang ilaw siya. So ibig sabihin, turned on ka, pero coming from outside nga, while looping around dito, wala akong naramdaman na maingay or what. Diba? Ang ganda, tsaka sa bahay, parang hindi ka mamamalayan pag umalis ka rito. Walang marinig eh. Pwede kang tumakas ang gabi. Oo, diba? Alam mo, mga kaswabe, Rico, meron ako isang funny experience. Sige, like, share isang natin araw, yan. Naka-park lang ako, di ba? Matagal ako naka-park. Nag-aantay ako ng susunduin ko si Mrs. ko. So, tahimik lang. And then, nung biglang nag-text na si Mrs., sunduin mo na ako, bigla ako nag-reverse. Tapos, muntik na ako makabangga ng tao kasi nakalimutan ko na wala palang tunog. Oo. So, nung umatras ako, may tao pala doon. Abuti na naagapan. But, so now, what I do is, nag-hazard ako para at least may signal lang na may para tao, aware sila na umaandar pa rin kotse. Yun lang, you have to keep in mind na kasi usually syempre pag may naglalakad para malaman nilang naka-on yung sasakyan, may maririnig kayo, di ba? Correct. Pero ito, it's very discreet. Kumbaga parang sa tao pipi talaga, walang kasabi. So ayun lang, kailangan lang talaga na you as a driver, your responsibility na maging maingat ka. Kasi hindi ka naririnig talaga. Kumusta naman, Rico? Coming from driving mga muscle cars, mga agresibong... this is very opposite kasi, ayun nga, alam natin ng mga kaswabe yan. Mga D8, D12. Pero eto, it's kumbaga different world yung pinasok natin. Driving a muscle car or sports car, siguro magandang option din. Top choice rin yung ganito kasi... Kung yun, puro adrenaline rush, ito naman yung time mo para, alam mo yun, yung nawala sa'yo ng mga enerhiya doon dahil gising na gising ka, ito naman yung kabaliktaran niya. Tsaka on long drive, hindi siya nakakapagod. Kasi yung muscle car ko, pag dinrive mo, di ba, parang laging galit eh. So doon, parang kape. Ito parang milk tea. Parang ito yung milk tea. Milk tea. Tama. Okay lang ba, Sir Carl? Magkano ba ang... kasi even me, hindi ko yata natanong kung how much ang tag price ng Ioniq 5 natin dito sa Philippines. Yeah, yeah, yeah. I'll share with you mga viewers natin yung mga nagbabalak mag-EV. I think may range siya. No? I'll start with the starter. Ang pinaka-affordable is yung Dolphin. BYD Dolphin, 1.7 million-ish. 1.7? Yeah, parang Honda Jazz siya. And I think if you are an office worker na, pupunta ka ng office every day, medyo routinary ka, perfect yung Dolphin. I think sobrang tipid sa kuryente yun. That's 1.7 million. Then I think the next level, meron tayong mga nakikita ng mga Westminster, 2.5 million range. Baka kabisado mo, Sir Carl, yung mga ganyan. Mukhang marami kang inusisa muna. Nag-research tayo. Oh. And that 2.5 million range. I think yung mga Nissan... Kicks? Leaf. Kicks is 1 point something. 1.5. I think... Kaso yun, kasi pinapaandar yung electric motor niya gamit naman yung makina. Oh. So medyo may pagka-hybrid siya na, ewan ko ba paano yung settings niya, ganun yung... I think the Kicks is a good car, pero hindi ka purist. Oo, hindi siya purist na... electric car. Oo. Tsaka walang charging yun. Magpapagas ka pa rin yun. Papagas ka pa rin. Ako nga, nung isang, there was a time nga na yung isang diesel ko na kotse, nakalimutan ko pagas. Medyo nasanay tayo na hindi na nagpapagas. Oo. So, wala bang pagkakataon to na dahil dati, hindi naman electric car gamit mo eh. So, ginagamit mo to, nagdadrive ka. Out of, hindi mo in-expect na paliko ka sa gasolina. May ganun ba? Well, wala naman, aware ka naman. Nami-miss mo, Rico, yung habit na minsan tayo kisiyap tayo sa gas station. Tapos napapagas ka na, di ba? Minsan naman, tumitigil ka sa tindahan nila, mamimili ka ng mainom, gano'n. Tapos magpapagas ka na rin. So ngayon, nawala na yun. Pero I think yung mga gas boy, medyo alam nila eh. Kasi there was a time na pumunta ako sa gas station, hindi ako pinapansin eh. kasi alam nila. Wala nila, weirdo to. Oo. So balik tayo, 2.5. That's a good price point also. Ito na sa 3.7.
Mm-hmm. So I think the Kia EV6 at Ioniq 5 is at the 3.7 level. 3.7. And then you go higher, you have the Lexus EV, I think 4.8 Philippines. Yun din Philippines talaga siya. So may warranty siya. Mm-hmm. I'm not sure if it's 5,000 or 10,000. So something like that. Mm-hmm. So at least wala kang isipin. Question ko lang, ano ang kailangan isaalang-alang ng mga tao pag gusto nila ng electric car? Kailangan ba nilang, kunyari, meron silang charger sa bahay? Or yeah, yeah. Bigyan mo naman sila idea, sige. I think ang yung range anxiety will only happen kung mabiyahe ka, kunwari. Mga overthinker. Bagyo or medyo malalayo. Uh-huh. So pag medyo malayo yung biyahe mo, ipa-plot mo lang kung saan ang charging station mo. Like, kunwari, pag sa south ka pupunta, sa Mamplasan, may fast charger doon. Mm-hmm. So, kung tayo sa bahay ay 10% 1 hour, sa Shell Mamplasan, merong fast, super fast, 1 hour, 100%. Ooh, so, mabilis yun. That's very nice. So that, kunwari, mm-hmm, 50% ka lang, 30 minutes na yun, mag-Starbucks ka lang, magkape ka lang, pagbalik mo, you're 50% to 100 na. So I think yun yung challenge, like for us, pag babiyahe kami ng malayo, yung maglalagay ka muna ng blueprint dyan. O, teka, ito yung mapa na mayroong ano, ganito. Yun. O, alamin mo. But reality check, Rico, is pwede rin pagdating mo dun, sira yung charging station. Oh, patay tayo. Okay. So kailangan kami, usually, expectation ka rin na ganun. City-city pa lang. Out of town, di pa namin na, nakagasolina pa rin tayo, pero nag-out of town tayo. So on a day-to-day office drive, masarap perfect siya. Oh, hindi ka na magpapagas, tapos tahimik, chill lang. Tapos yung, most of the charging will be sa bahay naman. Oh. E bonus na lang yun kung gusto mo sa SM or sa Eastwood or sa Ayala Mall makicharge. Talagang parang nagkaroon ka na lang ng sunod-sunod na emergency at hindi ka nakapag-charge sa bahay nun. Ayun. Parang tanong mo na lang, ano nangyari sa buhay mo? Parang ganun na lang. Bakit hindi ka mapag-charge sa bahay, di ba? Oh, yeah, tama ka Rico. Parang cellphone lang din. Parang cellphone lang yun eh, di ba? So the range anxiety on a day-to-day should be no problem. Like kami dati, hindi kami nagbe-mega mall masyado kasi mahirap ang parking. But since may EV special parking, usually available naman yung slot kahit weekend. Tapos, so kunwari, punta ka doon, 60% ka, shopping-shopping ka, paglabas mo, 85% ka na, ganun. So, free charge. But most of the charging talaga sa bahay. Sa bahay talaga. Oo. So pag may solar panel kayo, de libre na talaga on a daytime charge. Wow. Or pag yung office mo may charging station, de sulitin na natin. Yeah. Ayos. Yon. So yun na, Sir Card, pansinin ko lang lahat. Ay, naman, dito pare, sa loob. Yeah. Yung steering wheel niya, medyo may pagka semi-flat bottom, di ba? Tapos yung nasa gitna, wala naman siyang center ka, pero ito yung parang recycled material niya with 4 dots. Tapos may mga multifunction keys ka, and even the drive mode you can change by a dial switch at the left side. Tapos ang interesting dito, magkaiba sila ng ano no, ng gear selector. Mm. Kasi yung EV6 nandito eh. Ito naman nasa column ng steering wheel natin. Pero akala ko kanina hinahatak. Inaano pala siya, tinetwist, no? So sa mga drive batang neutral. 80s Rico, para to yung mga pickup natin dati, stick. Oo. Pickup. Ganun yung estilo niya. Retro. Pero ang maganda rito kasi compared sa EV6, monitor yung radio and climate niya magkasama. So I watch other reviewers talaga na ayun, medyo sa kanila parang problema rin yun kasi may ano ka eh, may specific ka na itatouch kailangan na tumama ka para magbago, pero ito it has physical switches. Magaan sa paa yung mga pedals natin, maganda sa feeling. Walang tightness siya or what? Ah, ito. Meron kang panoramic sunroof kaswabe from your driver up until dito sa pasahero natin sa rear seat. Kumbaga for adventure rin kasi, ayan, malawak, no? Nakakabilib kasi. I think yung wheelbase nito talagang in-stretch nila palayo para magkaroon ka ng malaking space dito sa likod, eh, no? Yeah. Diba? So medyo mas mukha. Pag on actual, pag tinabi mo siya sa regular car, medyo mas ano siya, parang nilaparan talaga yung ano niya, wheelbase, no? Extra big. So medyo maluwag siya for the second row passenger, mas maraming legroom, tsaka mas malapad. Mas malapad siya. Oo. Mm. Tapos yung seats natin, pwede mo palang coming from back, no, na co-configure niya rito. Ang galing. Tsaka yung center console natin, you have some space. Ngayon may armrest pero pwede natin iangat.
Anyway, eto, talking about the performance ng ating IONIQ 5, very instant acceleration niya. Pwede siyang maginoo, pero paminsan-minsan, pwedeng maging bastos. Kasi kaya-kaya mo ilampasan lahat. Oo, kaya lampasan lahat. You don't feel the weight. Yes. Ito yung level ng regenerative braking. Pero sabi mo nga, Sir Carl, medyo konti lang naman. Very, very minimal lang yung naitutulong niya, no, para yung percentage ng battery ma-increase niya. Yung sa regenerative braking, ginagamit ko, level 1 kasi masyadong loose eh. So parang pag binitawan mo, tuloy-tuloy ka lang. Parang so standard na mga vehicle, no? Naka-neutral ka. So, pero magbe-brake ka. So pag nag-level 3 ka, pag binitawan mo, medyo mag-slow down na siya. Slow down. Pero medyo may momentum breaker lang siya ng konti, no? Yes. Pero wala, sanayan na lang talaga kaswabi yan. Kasi ganun ang karakter ng electric car. Even yung nakaraan, may Nissan Kicks, ganun rin naman. Nagaano diba? Wag kang masanay kasi pag bumalik ka sa gasolina, hindi siya nagbe-brake pag binitawan mo. Oo, kaya nga yun lang. Meron siya isang maganda feature, yung parang yung sa next pa ng level 4, iPaddle yung tawag. iPaddle. Yung iPaddle, okay siya kasi kunyari, pababa ka ng Baguio. Oo, downhill siya. Yun, malakas ang braking niya without using the brake. Okay. So yun, sulit yun. Automated na siya pag inangat mo yung paa mo sa pedal. Sisikip siya. Kaya parang di ba sa pag-Baguio na nagkakaroon na nasusunog yung clutch, nasusubos yung brake mo. Oo. So medyo maganda yung feature na yun. Actually, kaswabi, nilipat ko siya sa sport mode. Sige lang, go, sport mode. Oo. So ito yung tinatawag natin na may kahalong maximum excitement kasi, ayan. So pag kinakailangan mo ng ano pa, more performance and power coming from its electric. Diba? Ang ganda ng cluster kasi naging red yung ano, no? Galit na galit. Yung energy bar niya, yung meter niya increasing eh. Pag eco mode, green. Pag eco mode, alam natin yan, syempre. Pero ito talagang dito may totodo yung nasa 200 plus horsepower niya. Yung Newton meter of torque, actually lagay ko na lang, di ko rin na nakita dahil kaswabe, biglaan nga lang rin yung ano natin eh. Pero ang pagkakalam ko, ayan, 0 to 100, actually doing fine naman, nasa 7 seconds siya. And ano to, no? Meron pang mas higher na trim level niya, no? Ito na yun. Ah, ito na for yes, IONIQ 5. Yes. Yeah. Ah, okay. Dalawang trim level. 3.7 million. Ito yun. May panoramic roof. Mas maganda yung gulong. Ah. Meron yung mga zero gravity na chair. Mm-hmm. Yung isa actually, medyo value for money. Okay siya. 3 million. Mas mababa siya. Yeah, but still, same engine, same driving feature. Mas hindi lang ganun kayabang. Medyo yung features niya. Oo, medyo mas parang medyo ano ng konti, limited lang. Oo, medyo mas maliit yung gulong, walang panoramic. Eto, ang ganda ng wheels mo eh. Mas mayabang. Para siyang dream catcher na hypnotize eh. Yes. So eto pala. So baka mamaya yung higher trim level niya nasa 200 lang, baka mamaya lagpas pa to. Yung Newton meters niya. Oh, tsaka yung horsepower niya. I have no idea. Ang alam ko lang yung range siguro. Medyo mas malayo. Yung range mas malayo. Pero konting-konti lang yung mga kaswabe. Konti lang naman. Oh, 400 to 450, very minimal. Rico, share ko lang, no? Sige. Yung mga safety features niya that I like is yung lane keep, no? Mm-hmm. So pwede mo siya i-program na lagi lang siya sumusunod. So kung nasa skyway tayo, pwede na siya mag-self-drive. Okay, meron siyang self-driving. Tapos I think meron na siyang radar tail. So pwede mong idikit doon sa kotse sa harap at naka-adaptive siya. Adaptive, naka-connect na siya. So kung sa highway ka, you can connect it na lesser yung effort mo talaga mag-brake or mag-drive, which is I think safety. Para pa nag-slow down yung harap mo, mag-slow down ka rin. So yung mga safety niya. Tapos pag umaatras ka, ito medyo helpful sa akin. Pag umaatras ka, biglang may bicycle parating, i-brake ka niya. So it really it saves you from, you know, mga sakit sa ulo. Mga YouTube ka na. Alam mo naman ngayon, ano lang eh. Kumbaga point and shoot lang eh. Record. Record pa tapos tayo. Tapos yun na, Facebook. Yeah. Tapos balik tayo sa area natin kanina para makapag-picture-picture lang dito sa ano. Anyway, thanks sa time and thanks for inviting me. Kasi ayun yun, out of nowhere, diba, nakita lang natin itong IONIQ. So IONIQ, no, sarap banggitin eh. IONIQ. So girls, I can vouch, harmless po si Mr. Suave, harmless in person. Pero yun lang ang akala nyo. Sabay ganun eh, no.
Baka maskara lang ako. Mga kaswabe. Kasi yung logo mo parang wolf ba yun? Oo, oh, may double meaning yung wolf. Paggabi yan. Oh, sige, thank you so much, Sir Carl. Ha? Punta muna kami. O, mga kaswabe, see you sa next ano natin, clip natin.